Nestle, kasang buhay for good. Maraming sa ating mga bata ngayon, hindi na siya kumakain ng gulay. So kapag ang bata na train mo siya na gawin ang mga iba't ibang healthy habit, pagtanda niya, dadahin. Nestle Wellness Campus focus more on the proper diet and exercise. Part yun ng healthy habits. Yun po talaga yung main focus ng wellness program. Kahit nasa work from home ka, hindi mo sila nalimutan. Nagkaroon nga lang ng pagkakataon na hindi kayo nagkikita. Pero may communication pa din eh. So hindi naging hadlag ang pandemic para magkaroon ng ugnayan sa mga batang ito. Masaya ako kasi naipagpapatuloy pa namin ang different program ng Nestle. Plus, yung kanilang mga modules, ginagamit pa rin po namin. Ngayong pandemya, ginagawa ko pa rin na mag-exercise po, tsaka kumain po ng sustansyang pagkain. Mas lalo kong na-appreciate kung gaano kalaki ang halaga ng mga guro sa pagpapatupad ng Nestle Wellness Campus. Kasi kung noon sila yung laging nagpapaalala, ngayon ako na. Kaya sobrang nakakatuwa kasi nabago lang yung lokasyon pero hindi naputol yung program. This is no time to waste. Climate change and solid waste management talks. Brought to you by Nestle. We will now be resuming our program. May we request everyone to please go back online inside the webinar hall and focus your attention on your screens. Again, we will now be resuming our program. Thank you. Welcome back to Nestle's No Time to Waste, Climate Change and Solid Waste Management Talks. Joining us once more is our host, Miss Earth 2017 and Environment Advocate, Miss Karen Ibasco. Hello again, everyone. Okay, it seems everyone is back online. Kamusta? Do you feel a little better? You know, sometimes if we sit still for a long period of time, it can be uncomfortable, right? So it's great for us to have a short break once in a while. Now, we'll experience some cramped muscle pain, so yeah, it's good to stretch those muscles and move once in a while. Now, we are back. I just want to invite everyone once more to join us in our call to action online. We have some posters and social cards found in our mic. Please share the posters and social cards on your social media accounts and let people know you've joined the call to improve solid waste management. In fact, there is no time to waste. Invite others to get involved. Now, it's time to take Now let us continue on with our discussion. We've already finished modules 1 to 3, so now we will proceed to module 4. Para sa ating next module, our topic will be about how to build a materials recovery facility. To help us with our module 4 discussion, let us please give a warm welcome to Mr. Emmanuel Crucio as he returns to our digital floor. Thank you. Maraming salamat. Once again, I'm back. Padayon ta sa ato ang ikaduhang bahin, ang module 4. Unsaon pagdisenyo og material recovery facility. So unsa man dayon ang MRF or material recovery facility? Bantayan ninyo
Ani ato ang material recovery facility. Duha ka buok words, oh. Duha ka pulong recovery facility na sa red. Buot pa sa buot, kani mo yung focus. Balo naman ta ang atong basura, material na gina siya, pero kani yung focus o recovery facility, meaning atong kuhaon, no? To recover, yeah, ibutang sa usar ka lugar. So, Republic Act 9003, nagsulti na to, na magtukod o MRS, na matag barangay, o grupo sa mga barangay, meaning cluster of barangays, alang sa pagdumala sa mga basura na mahimong i-recycle o himuong abono. Take note, kani atong i-recycle, isa in charge ani sa MRF sa barangay, ang mga barangay LGUs, no? Ang i-recycle din ay, ang ibutang din ng mga material recyclable o katong malata, kung i-treat ang malata ng basura. Niya ang mga MRF mao'y magdumala manage sa mga basura nga mahimong i-recycle o mahimong abono. Now, daghay paagi saon paghimo og MRF, pero kani ato ang diskusyon karong buntaga. Magsugod ta sa kaning istorya nga ang atong basura nagikan sa panimalay. So ang flow gikan sa balay, gikan sa household level, ang malata nga basura ato na sa i-segregate, ibutang sa usa ka lugar, kabutanganan. Unya ang mga ma-recycle nga basura ibutang pod sa usa ka bin o sa kabutanganan. Na normally ikarga na siya or kung layo ang material sa recovery sa barangay. Kung dili layo, tan-on siya ngadto sa MRF sa barangay. Ang uban nga mga MRF sa ubang I've been in this business, in this industry for many years na. Ang ubang mga MRF sa unang panahon, dili material recovery facility ang natapo. Kung dili, kanding recovery facility. Butangan ng kanding, butangan ng baboy. Usahin na pwede mamanok pa saan. Dili na siya mao. Ang atong buhaton is atong i-focus ang atong mga basura. Kaning nga module, makakakunta. O, oh, makakunta. Unsa ang MRF, unsa ang pagtukod, unsa sa unsa yung mga klase sa MRF, mga kaayo o kadawag na ini, o unsaon yung pagtukod o pasilidad nga maghimo tao ng abono or soil amendment. No? Ang MRF kinahanglan adunay lugar. So, una, ay area niya, tinabunan na dapit, nini, nakutig ka o ma-recycle ng materialis, ang tood nga sila mahalin, nini, ato na yung store, ipundo. Mura ba factory ba? Mura ba inigulod sa input sa materialis, mugawas siya, may mo na siyang material nga mabaligya. Ang MRF, dili siya punduhanan o hangtod sa hangtod ng nandiyan ang materialis. Hinanan, ato ginang pangitaan paagi nga mahalin ang mga ma-recycle ng mga materials niya. So, murag yung sa factory ang itong mindset niya. Kunya, ang lugar alang sa paghimo ng abono, magproseso ta sa mga malata o mga materials nga ito sa pag technically, di pa siya abono kaya abono kung endamdo ng NPK niya. Di matakasiguro kung naging NPK na nitrogen, phosphorus o kanang say, pil ang NPK. Kaya nga no, i-ato ko manang i-certify sa City Agriculture or sa DA. So, ato sa gamiton alang sa pag-condition sa yuta, soil conditioner. Kunya, ang mga basura nga dito sa ma-recycle, ipadala nga ito sa junk shop. Harita sa mga ma-recycle, no? Katong gipundo, gipigan sa MRF. Kaya ang kanil abono po yung mga giprosesa na ito, ipadala po na ito sa ako ang kung natin umahan o sa mga tamnanan. Ito akong gimensyon na ang importante ito siya kay kita, coastal Philippines man ta, archipelagic man ta, daghan yung tag mga resorts, especially sa coastal barangays. At ito na ito na siya ihangyo nga ito sa mga resort owner. Atong ating, ato nyo siya i-condition ang mga wag na, uy, nilot lagi na yung bumbil. Uy,
ito'y kuwang man siya o kanang kulor. Ang ayon ng butangan o kanang abono, hindi kayo sa basura. May mong pinatagya sa Yesus, mauba, mabitaw, sige o. Imo na yung mahali na inuhang kanang abono, soil amendment. Unya, arita sa pagpalungtad sa MRF, sustainable, pag-sustain sa MRF, sustainability sa MRF. Sa picture, makita na ito nga, kinanglan, walay langaw, walay ilaga. Kani mga rodents, ilaga, kung saan pa mga mananap, abot ito sa basura, kung sa ilang mahitabo, ang langaw, mubatot sa basura, niya mubatot po sa mga kananan na ito, sa sila ito mga kabalayan, walay sa street ito, dilita kabantay, tugdong na ang langaw dito sa pagkaon, dunay health isyong tabo na in the future. So, kinanglan, wadi langaw. Kunya, wala ko'y basa o likido. Dili siya wet. No? Why magtulo-tulo ng mga substance aron makontaminate ang uban ng mga materialis o even ang yuta or supply sa tubig. Kung especially kung dool-dool ka o ka ng puso baron. So, kana at ng likayan. Aron lungtan na itong MRF. Ya, tinuod ba nga mahanay sa MRF ang ato ang mga basura? Ang uban lang isa, kung giing kanina, nahanay itong mga kanding o baktin, uban pang mga nana. Pero di tumao. Kaniro na itong basura, ato din ihanay, buot pa sa buot, isulod lang diha ang mga materyales, pero ato po na siyang hawaon, aron mukugi sa taong maligyak o tulun kayo po kayo MRF ya po talang upat ko bulan mo ya po na halin eh kaya alis MRF hindi na siya yung anak saan pagtukul ng MRF una natin lokasyon natin site no. Ya, napo tay sukod. Depende sa barangay kung pilay sukod. Gidaganon sa akong basura, nagkadagan, aw dako ko pwede mo mga F. Ya, gidaganon sa pagtipig ang storage, duration sa storage, no? Ya, gidaganon ko sa malata nga basura. Dili man na pwede nga kanang iipon dito sa mga recyclable materials. So ang posting area lahi on pod. Kaning sa lokasyon, importante na siya nga yun na matultulan, ang kratula, kaya naapulsak ang drainage. Kay kung mag-ulan, mahog anak nga magtulo o mabasa, kaya dahili dito sa ubos nga bahay sa lugar, kuyaw, makontaminate ito ang water supply. Of course, seguridad. Apil ang seguridad, apil ang pag-maintain sa MRF na dili makaykay sa mga iro. Uga. Ng mga wala dili autorisado, dili authorized yung mga tao ng sulod. Unsa ang magtugod sa MRF? Magtugod tao sa bodega. Kinala na ito, di ba? Nya, adun na po yung division. Aron, mabahin-bahin yun ang kung sa ibutang niya ng recyclable. Division na ito ang mga pwedeng sa ito. Okay, sa Japan, talangitan, at tumuntag Japan, ang ilahan ditong pag bahin-bahin sa mga basura, ato adin niya mga unong ato sa ulo ra. Plastic. Kaya nga nung, doon naman po yung posisyo sa kada kategory sa ilahang segregate. So sa ato din niya, inyong anak po, buwago na ito ang mga butanganan sa plastic, bildo, papel o uban pa niya na po tayo kandado aron dili pakawat ang bildo, bildo ang mga materialis ay importante na siya niya pagtukod o pasilidad niya makahimo o abono o katong din ang soil amendment basic is 12 meters kunya mahimo ibutang sa laing lugar kung dili igo sa susamang lokasyon. Yung unsa may mga klase sa MRF na ay centralized MRF,
na IMRF nga gikasabot nga murag junk shop na lang pud. Na doon na po'y drop-off center or buyback center sa mga mall. So, ngunit sa mga MRF ng mga Lycio, ay nasulod siya sa mall. In fact, ang uban ng mga malls, ay, ang SM na sila, Robinson na ako sila. Pero mga ligyong yung mga drop-off center sila. Tayo na from collecta. Klase sa MRF, na po'y posibilidad nga malikan sa ikatulong partido or third party, ikontrata niya na po'y doon na po'y mobile MRF na inusab nga 24-30 container van, for example, yung ibutang na siya o division. So, kaniling pasilidad para sa yuta, no? Para patambok sa yuta. Ang basura nga malata, gula na sa ginabas, kung natay ginabas, no? Bagaso, uguban pa ng mga materyales. Sulod sa duha ka semana, ang atong mga microorganisms, ilan ang kanon? Niya, ilan ang tunaon? Wa ko nag-discuss kung wapis sa din niya, kanila sa normal, na natural na composting process. Niya, himso, kung adunay dagdag ng sustansya ang gihimo na abono, kung mahimong ibalik niya actually as soil amendment or pag-condition sa ang inyo lang ana is saan pag-market ana. Hindi tayo paagi mga market siya. Ang mga microorganisms ana ng hanan oxygen. So kinanglan na yung aning mga materyales buwan ng tubig niya control ang kainit kaya thermal, thermally nana siya ay inis ilaw mo na isulod mo ang buwan ng material buwan. Ya, simple na paghimo sa abono. Kwadrat. Adunay nga kinamang sa konkreto, mahimo sa nga adunay lungag, aron sa pagsagol, nga adunay igo nga drainage alang sa namong aslay na tubig, no? Awas. Nya, lugar nga adunay atop alang sa pagtitig sa sinakong abono. Kinala atopan, kay kung mabasaan na po din siya, di na maayo. Ya unsay ang buhaton ilaray ang mga nasagol unya palagon tubigan no bubuag tubig regularly. Okay, ang medium scale nga paghimo sa abono medium ra dili sa small dili siya large angay sa mga komunidad nga adunay daghang malata nga basura ninyong barangay ubay-ubay nga gi-produce og mga malata mao ni siya ang enzyme or biodigester makapaspas sa paghimo og abono magkagalit siya sa proseso sa pagpahimo sa ganing soil amendment. Yeah, ang mga malata ng mga materyales na taguan sa sako na adunay mga buslot. Kuan siya, perforated. Yan na kinalan o 25 ka adlaw. Okay, mga klase sa himuanan ng abono. Doon natin screen. Doon na tayo ligid, na ikaang, na yung mga kahoy, etc. Okay, twin pits, no? Kanyang twin pits, kaluha nga gahong. Materialis, ana, duha ka one by one ng mga kwadradong gahong sa yuta, niya, na PVC nga tubo at nga adunay mga buslot, tawag na perforated pipe, PVC pipe. Lungagan ba? Lungagan. Barinahan na to. Aron diha mo gawas. Gas, no? Dako nga kapasidad niya, barato. Mone iyang advantages. Ang iyang disadvantages, ang mga pallets, dili, mabuak, o kinahanglan, ilisdan. Module 4 na ni? Abunuhanan. Materialis, ahon nga hini mo sa kahoy. Kung makita ka o kanang mga crates ba? Crates nga gisudlan o mga utanon dito sa merkado ya duna sa tabon aron dili uwanan unya unsa may iyang advantages dako nga kapasidad cheaper food ana man daan kaon ang kadaot lang ni oh bigis kadaot ang disadvantage or iyang limit niya limitations niya is inay ang composting process inay. Ya, natay chicken wire or alambre.
niya or wire mesh. Depende siya iyang yung mata. Abon aron dili mawanan sundan ang insekto na apos it abon. Now, unsa may advantages? Barato. Unya dili mahimo og abono. Ay simple anaon naman mo muna. Imo daw. Imo naman na siyang inilukot. Karon pa pa. Yang yang disadvantage dako nga maluwason. Bokon. Apan mawagtang na niya disadvantage kung tinabangan sa barangay. Tama tayo mga Daga mo tayo mga panday o mga makamaon ng himo. Apod, kaning ligid. PM na ko na. Naan ang mga ligid. Ayun ang bago. Kaya mga tayo. Tapos sumil ang ligid. Ron, kanandaan. Advantages. Barato, mapuslan ang daan ng ligid. Dili malintahan ang iyahang kakayahan. No? Pwede ka mabutang daghan. Kaya total, imposting man. Once ang composting material, ang compost material sa ani, mo ubos ganyan na siya kay na-proseso na siya, meaning, yung work ang ato ang microorganisms. Tulad sa ilaw na siya. Kachat ka din ha, ads. Napay mga kaang, pwede sa kaang. Or selbing na, naghang ako. Pwede ka o magamit o pulo ka kaang, depende sa gidakon. Yung advantages, angay sa mga gagmay ng mga balay. Yung dali nga makahiwa, kung paspas ko din siya. Ang iya lang ang disadvantages. Akong cellphone kayo nag- mahal ko no ang kaang. Di, kuan. Hindi talag paagi nga dili mahal ang kaang. Ang vermicomposting, muna niya akong ginoon. Kasuway na kuan sa balay sa una o sa kilahan sa una. Wati. Mahimo kang wati. Mahimo nga abono ang kaong sa wati. So, materials, nagamit sa klaseng ng wati katong tawag ng African night crawlers. Naman ay upat kabahay ng mga wati. Pero ang aning African night manghiram ko sa iyang computer. Crawlers, ano haon sa Pilipinas. Sila mo'y mukaon, sila mo'y muposeso, makahimo ni siya o vermicast, kaya nga vermicast mo na ang excreta ang ilahang gigawas, ilahang kwantay. Kaya mo wati, neither laki or babae. Mapapagdayat na sila. So, ang wati, kubihan kaya na sila mukhaon sa basura. Ang wati, dili na kinala ng SSS. Why kinala ng overtime? Walay PhilHealth. Puros na sila manarabaho. Day and night. Inig, human nila kaon sa ilang basura. Gaan mo ang mga materials ng ilang kaon mo. Ilan po nang i-gawas. Mao na to'y ato ang iskrip. Apoy biogas, technology. Basura, nagamit sa panis sa pagluto, no? Makasulbad sa 50 ka kilo ng mga basura. So, kung ato mo na manaon, sa kasatong hugas, 50 kilos mo na, tumoko na 50 ka kilo ng basura, maghahatag ugas, no? Alang sa pagluto, sulod sa usap sa adlaw o nganto sa tulog. Nya mahimo ibutang sa dagkong mga publiko nga mga merkado. So I think this ends my second presentation ning enta sa biogas technology. Daghang salamat ug again back to you Ms. Karen. Thank you once again Sir Noel. Now what's good about our discussion earlier is that not only did we discuss how to build a materials recovery facility, but also discuss its weaknesses and limitations. This way, mas handa ating mga LGU, community at barangay leaders in the future para harapin ang mga ito. With this, they are much more prepared and ready to think up solutions and interventions to fix this. Once more, we will now open the floor to the question and answer. Mechanics and guidelines are still the same, just like the earlier ones, so please don't hesitate to raise any questions that you have. May we ask Mr. Noel Crucio and Mr. Crispian Lau to join Ms. Karen Ibasco on the digital floor for the Q&A proper. Thank you. All right, sir, let's go to our first question. Why go through all this trouble of setting up the MRF if the cities have existed for decades without this system in the 70s to the 90s?
Salamat sa pangutana. In fact, mao ni atong giusab nga practice in the early 90s, dunay World Bank report nga ang mga LGUs mulon sa World Bank aron palit og mga garbage trucks or equipment, no, garbage equipment aron sa paglabay lang sa basura. But during that time, early 90s, according to that article that I've read sa World Bank report, wala na naisgutan ang unsaon pagmanage sa na generate ng waste before ilabay, before ihatod sa una dump site pa man. So over time, after a few decades, nakauna-una ang gobyerno nga atong isgutan ang pagmanage, atong mo invest ta sa pagmanage ato ang mga gipang, you know, basura nga gipang labay, pero gamitan nato og pamaagi nga mapuslan ang mga materyales o ang basura. So dili katong wagtangon tong gitawag og collect and dispose mentality. Mo nang mukugi ta, muhago ta og pagmugna og mga MRF. Sa una, nahimo na nga walay MRF sa una, walay mga recovery facility ang mga LGUs. Eh, wala mapsab sila'y knowledge or kanang education on how to manage properly the waste. Even now, even if after 21 years nga nanatay solid waste management law, naglisod pa man gani, how much more kundili ta mo muatiman sa ato ang mga basura. Thank you. Yep, just to add to that, no, an LGU that does not put up a functioning, remember, keyword, functioning MRF. An MRF is not just for show or display. Marami kami nakita na they set up the MRF just so that they are compliant with law. So again, the category, the criteria for an MRF, it should be a functioning MRF. Now, without a functioning MRF, no LGU will be compliant with law, because they would not be able to achieve the diversion targets set under the law. And the commission is now mandating a minimum of 50% diversion. That's first. Second, if you care for the environment, you would not allow your food waste to go to the landfills because it contributes to climate change, because whatever you put in an open environment, the nabubulok, no? The biodegradable part will convert into methane and add to greenhouse gases. Then you will have the warmer temperatures, you have all these calamities. Now, looking at circular economy moving forward, now there's more and more people. Now, I can say that from the population then and now, it has doubled. Now, if we do not manage the finite resources, there would be nothing left for the future generations to use. So we need to have our MRFs for the future of our future generation. All right, thank you, sir. I very much agree with what you said. Sir, we have a second question. In our case, in Lanao del Sur, especially District 1, ay malimit na binabaha pag may malakas na ulan. Pwede po bang mag-cluster ng MRF ang different municipalities to cater their MRF needs? This is from Mindamora Sulaiman of CNREO Marawi. Okay, thank you for that question from Marawi. Definitely, ang unang tanong mo is, di ba, ang pangutanan mo is bahaon. Yeah, pwede ba mag-cluster? Kung sa baha, make sure na ato ang facility or MRF, for example, tinanan i-elevate yun na ito. Elevate na ayaw usalig sa yuta ninyo kag low-lying mo, definitely ma-apply sa baha. Pero kinahanglan na mga engineers ana, they know already how to build nga dili ma-apply sa baha. Pero ang pangutana na pwede ba mag-cluster, that is actually the kanang we enjoin LGUs, so barangay LGUs to magkapit-bisig ba, mag-unitay og kamot to cluster, mura pa o mag-iusa, and then
daghay factors, daghay benefits ana. Una, gamay og gasto. Kaduha, kanang ma-rationalize ang inyong efforts. Sayo na lang kay magkasinabot mo dito day ato ang MRF, for example, clustered MRF, for example, or clustered disposal facility with all the necessary requirements, sakto siya, then it's already a good move for LGUs. Thank you. Yeah, and to add to that, no, yeah, from a business standpoint, there's what we call economies of scale, and I'm sure that the government practices that also. If you have small pockets, yes, small pockets still work, but then imagine you are in Lanao, and recycling it needs to be transported to recycling facilities, especially for the recyclable material. No? Then what needs to happen is that on an ideal situation, you need to have a clustered MRF para maipon siya so that you can bring together whatever is being collected by the different barangays and LGU. Then you will now have enough volumes to be able to transport or even sell it to the recyclers. Kasi the recyclers or even the dealers believe we're having a technical on small volumes, eh. So they would rather go for bigger volumes, and I think that's what us really and again, kung kapit leasing, no, together, I think there would be more difference and, that we can make. We can actually make it right. I believe you're having some technical difficulties on the end of Surface. Yeah, it happens, especially on online settings. Sometimes your internet doesn't work. But I hope that our answers were clear to you with your. I believe now we can move forward to another module that we have since we no longer have any questions from our audience. Maraming salamat po sa lahat ng nagtanong. To those who were not able to ask the questions, we still have another Q&A after Module 5, so please don't worry about that. If you want, you can also contact us at notimetowaste6822@gmail.com and we will respond to your queries directly. Last but not the least, we have our final module. For Module 5, we will share some guidelines on proper waste management. For our fifth module, may we invite Mr. Emmanuel Crucio to please come back to the digital floor. Thank you again. Salamat. Karon ari na ta sa last portion sa ako ang bahin. Module 5, ato ang gitawag og segregation sa tulo ka lakap. Segregation in three steps. Iya sa mga lumulupyo alang sa sakto nga pagdumala sa ato ang mga basura. So, nga nung mag-segregate mo ka, segregar, or nga nung magbahin-bahin sa atong basura? Una, makita na to, na itulo ka bins, no? Biodegradable, recyclable, and residual. Okay? Unya, ang mga basura mo adto sa husto nga pasilidad sa pag-recycle. So dili siya pwede mo adto sa dili niya lugar. So kung ang recyclable maabot sa biodegradable, dili pwede. Unya, gilain ini ang makahilo nga basura alang sakto nga pagdumala. Meaning, ang makahilo nga basura
kanang ipaminos nini ang baho o kagaw na makaingon sa sakit. Now, naghatag kini og pangitaan alang sa mga junk shops na local ng mga recyclers. Kaya nagmando ang balaod na kinahalat ni Manon. So, dili lang ni kay, akong i-relate sa question ganina, na anong maghagu-hagu mata o MRF nga magaya naman sa mga LGUs, unang tubag is tungod kay nana tayo balaod ron, Republic Act 9003. Sa una, wa mga tayo balaod. Nagsalik mo man sa itong mga rules at to, but now, nanag yun tayo balaod. Okay. Yeah. Ubos sa Republic Act 9003, ganina, ato na nang mention ganina, no, na ay mga itawag o multa or na penalty sa mga irresponsible nga paglabay sa basura. Naatay mga buhat, mga lihok nga ginadili, mga silot or multa. Ganina, ako na nang gilatid. So, kung balikon, mga nadili nga pagkuhan kani pagkatag-atag sa mga basura, pagkaglabay, ang multa na 300-1,000 pesos. Nga 15 dias nga adlaw nga sa community service or ang duha. Ito ha, open burning, taog sa basura. Ang multa 300 nga 1,000 o 15 kaadlaw nga to sa unom ka bulan nga mas himas ka o grehas sa sisuhan. Ikatulo, paghimo o pagtugot sa pagkolekta sa mga basura nga wala gihapinig, wala gi arong ba? Gilain-lain, gimix. 1,000 nga to sa 3,000. Nga 15 kaadlaw, nga to sa unong kabulan, nga hikap-hikap gihapon sa grehas sa sisuhan. Bugnaw. Ika-upat, open dumping o ginadili nga paglabay sa basura sa sayop ng lugar. So, but pasabot, kaya akong gitawag o mini dumps, open dumping dito sa vacant lots, open dumping dito sa pangbutan, ipanglabay dito sa kilid sa gutter, etc. Niya ang multa na 1,000 nga to sa 3,000 or 15 days nga to sa unong kabulan sa pagkapriso. Or both. Now, saan na ito pagtudlo sa mga residente sa sakto nga pagbahin-bahin? Sahay, unang na ito mga balik-balik naman tayo ni Wai for 21 years pag-discuss ani, pagtudlo ani, pero nga nung di mangyot, di mangyot magkatpon. Wala ka kung sa'y tubag. Every year po, naman po'y bata ang mga matao. So, itong mga natuluan 15 years ago, 10 years ago, na napoy dugang, sige ginaog, continuing ang education. Inahanglan mo, kasi sila. Kay, ningon ang bata nga, 13 years ko niya, ang inyong balaod, 21 years old na, so, wak pa kong natawo, anak. Pagkatao, so, every day, every kuan, ato gina siyang itudlo. So, nanginahanglan o, klaro nga, schedule sa pagkolekta sa basura kay panalitan na galain-lain raba ang mayor sa atong lungsod o atong syudad. Galain-lain mga pakaran. Kita nga nasa kagamhanan o kita nasa barangay ato ginang i-laruhan ang schedule sa basura. So, ang mga presidente, lain-lain po ng presidente, kaya nang hawa na, nanapibag po mo nang abot sa barangay, ato ginang siyang ang continuing education. Yung unsa na siya, biodegradable, recyclable, receipt one. Yan, lahi-lahi nga basurahan, alam sa mga malata nga basura. Muna, imong pinang manghurang daan. Karon, arita sa segregasyon sa tulog kalaka. Segregation in three steps. Uuha tao praktikal ang mga tambag. Muang sakto ang mga kasagaran ng mga kasaypanan. Ang mga naangga na to sa una, sa itong usbon. Unang lakang, first step. Una, wak manang tanig ibuha sa una. I mean, before, 21 years ago, ilahi ang mga malata, mga nabubulok, o ang mga di malata, di nabubulok.
buwagon yun siya. Liwat sa banan ni mo ang laki. Yeah, ang mga malata ang mga basura. Kitchen waste, no? For example, kitchen waste. Mga buko, mga... Fruit na. Mga panit sa mga mais, mga kapayas, mga lamas, mga salin, salin sa pagkaon, etc. Muna siya ang langkong sa basura sa kusina. Apil kong mga kabhang o shell sa itlog. Arita sa basura, gikan sa tanaman, mga gitawag na o plant waste or pwede po ng agricultural waste, no? Mga dahon nga yard waste. Actually, muna siya. Dahong laya, ug mga sagbot. Ya, mga punuan sa tanom, mga sanga o mga pinutol. Kaning first two, dahong laya o mga punuan sa tanom, ano, mga dia, punuan sa tanom, naana ni dia sa atong palibot kung naa tay luna. So, maabot ang panahon nga mahimo na siyang malata. So, unsa may tambag alang sa basura sa kusina? Unsa may tibuhat ang atong kitchen waste? Naa tay container or bin or ingon ani unya or laton ya ibutang ang basura gikan sa kusina unya adunay tabon gihapon aron dili siya makuanan og mga pudes o mga langaw mga cockroaches etc. Kuha ang hugaw nga papel o plastic nga pakete atong mga sachets ya ibutang nga adunay nahibilin na hugaw ya kuha og iabo ang sobra nga tubig mga basura. Ayaw paglabay sa hugsanan. Okay? Mga tambag alas sa basura sa naman, imuha nga abuno o ilubong ang mga tanang basura sa tanaman kung mahimo. Akong gimensyon ganina, pamato, duha kasimana man to siya. So, ganin pag process ay duha kasimana, mahimo na siyang ibalik nimo sa inyong tamnanan. Sa barangay level, ibalo ang klaro nga schedule sa pagkolekta sa mga biodegradables kining kusina, basura sa kusina, kato mga yard waste, no? Ya, itudlo ang paghimo og abono sa likod sa panimalay. So, naay team dia sa barangay level nga mo itudlo og backyard composting. Dili necessary nga 100% perfect ang pagpad. At least makuha gyud nimo mabahig ang mga malata aron di sa masagol sa mga recyclables. Ya, dito na nimo, dito na nato siya tunaan o sa pag-compose sa mga materialis na biodegradable. Kaduhang lakang, second step, ang recyclable o residual. So, ganina ang mga malata to, hugaw. No? Kaniron, mga basura ng recyclable o mga residual. Recyclable, for example, newspapers, mga hard plastics, etc. Ang mga residual, daghan. No? Kaning mga, tingnan, aning mga inert material, for example, mga noog, gawa na gyud, di nagmapuslan, etc. Mga klase sa non-biodegradable na basura. Recyclable, di siya malata. Morning non-bio. Residual, di siya malata. Kung na po residual nga, doon ay potensyal nga mo, ma-recycle siya. Pero residual niya siya, mga bildo, for example, kung mga kanang ceramics, no? Kaning recyclable, gidawat mo niya sa junk shop. Newspapers, for example. Alin kayo na eh. Ya, residual, dili dawat sa junk shop. Ya, contaminated ni siya. Kung ni siya nga, ilahi ni siya. Normally, sa usaka, sa wax, sa usaka lungsod, ang kaning sa waste pipe, ang kaning recyclable, naani siya sa mga, ang alita sa biodegradable. Ang biodegradable, more or less, no, more or less, naasya sa mga 60%. Kung 100%, naasya sa mga 60% ang generation. Ang recyclable, naasya sa mga 20%. So, pila na lang, 80%. Ang mga residual, naasya sa mga 10%. Ang mga household, kanyang gitawag o residual waste, household, kinamay residual waste, hindi, household, naabos mga 10%. So, mauna siya ang mga kasagaran, no? Average nga composition. So, mga panalitan sa mga recovery programs or katong recovery material, material recovery facility, ang mga i-recover, ibutang dito. So,
alang sa mga residual o salin na basura. Naga po'y mapuslan. For example, mga sachet o mga plastic-plastic, no? Composite materials. Anong composite materials? Panalitan, natay chips, no? Chippy, sa pang makaon. Ng mga chips na to. Ang iyang material na si plastic, napuna si laminates, na napuna siya mga foil-foil. Muna'y itawag o nagkalinain ng material, packaging material nga pwede na siya mapuslan pinaagi sa paghimo o mga panginom ani. Naiuban na, himoon nilang throw pillow, gunting-guntingon, o imbis nga dul-dul, alam ka dul-dul, no? Kanan sa mga mabuang, ang dul-dul para sa ulan. Kaya siya, pwede pwede siya may mong throw pillow. Kung makakolekta ka ng daghan, pwede na siya masukutan ng throw pillow. Pwede po siya mo ang ingon na aning. Inala lang pag-training ani araw may mong fashionable recycling bag. Kaya ning, may mong sabi nga ito ibutang sa drop-off center sa mga mall. Ay, masila po ang naayos ng mo process, ana. Aritas papel, recyclable versus residual. Dinaliang giya sa mga papel nga may recycle. Pwede siya recycle, no? Puti nga bond paper o mga dokumento, mahal-mahal ni siya, o paliton. Mga kahon o paper bag, mga newspapers, mga magazines, kani magazines, coated, ay itawag ani o kanang glossy materials. Unang coated siya. Newspapers din, mani coated. Unang dali ni sa mga lata. Kanan dili pwede, ang hugaw, doon na yuta, soil, soil, mga material. Yung photo paper, mga litrato, isap siya pwede. Thermal carbon paper, mga resibo, nga sayon, dali na ito mapapas ang ato mga na-printa niya, anang resibo ha. Yung scented, ng mga papel. Invitation sa kasal, wala pa ka nakasal, muna mga scented paper, di na siya pwede. May mong recycle. No, mga tambag kung saan pag-recycle. Uniti ang papel, ang uga. Niya ilahi ang mga nagkadaing klase sa basura, guntinga, pila, niya lata, pagpaglata. Either sa gulan ng tubig, niya makalibri pa o mga luna, no? Makasave pag space. Nakuha ang mga staple wires o tape. Ayaw isagaw lang papel na adunay hugaw na ibilin sa malatang basura. Nakatawa ko ani, example na ko, kung naay may seminary sa school, yeah, seminary, naay mga field trips, yeah, sa van, nga mga sakyan, na naay snacks, itagaan may bulsita. Ako siya, kanang papel, no? Brown nga bag, kamay. Saan dito ang putumaya? Ang putumaya, disipliran. O di, uyaw kayo ng basura. Mixed to siya. Packaging nga na ay plastic. Hindi sulod ang putumaya. Niya, kung punin mo ang staple wires. So, unsaon pag-dispose sa beverage cartons. Mauni siya. Mauni ang poster, naanay siya paagi. So, gitawag nila of ribbon. So, i-recycle ang mga ginamit na cartons sa mga ilim nun. So, mga Jack Daniels diha o mga emperador. Nga, oh, may karton na emperador, magula ang tingali. Ang ubang mga mahalong mga karton, box, gamito na ni mo, mahimo na. Papel man na siya. Plastic ma-recycle. Kani mga sudlanan sa kape, hard plastics na sudlan sa mga shampoo, etc. Clean out ng mga baso, kani clear ng mga baso, no? Sama sa sudlanan sa milk tea, yung mga tubo, hose, kung mga pagsumpay ni, pansumpay ini, disposable yung mga pinidoro kutsara. Mga plastic nga pisa sa auto. Feel na siya. Yeah, mga salin-salin ng mga plastic materials. Kanang, gasa na ito na plastic bag, sudlan na, nagputos. I don't know, nagamit pa ng CD ka ron. Magamit pa na ang CD. Kung
niya mga kabhang tapos sa tambal o tablitas ng packaging material niya. Residual na adunay potential na magamit pa siya. Kaya ang atong objective good is residual itaag paagi na dili siya man diretso abot sa landfill. Itaag paagi nga magpalit din siya na siya sa atong life cycle analysis later sa inyo mga sunod yung mga pagtulungan nga masabta na to nga ang pagkamug na sa materialis inanglan dili siya mo diretso dayon nga inanglan atong i-close ang loop. So, atong pangitaag paagi ang residual na pwede pang mapuslan. Sachets, putos sa mga chips, mga tetra packs na juice na kinarton, na ilim ng even styrofoam, bubble wrap, yung bubble wrap, ganahama sa taan na mag-pipiko, kaya ilimit mo kayo pa pinahon. Mamay isang gamitin sa mga Lazada o mga ABC, muna yung mga materials nga fragile. Niya dili malata ng mga plastic bag, mga sando bags, nagikan sa merkado o sa grocery. Ang uban ko, paagi nila, dili sa magdala, o dili sa ang dawat, kaya dalas lagi ng mga ubang mga eco bags. O kung baka kadalag eco bags, na adyo kayo ma-generate, ano kay ikan sa market, kung madala na siyang mapuslan. Yung malimpi yung plastic na gamitin sa pagpupus sa mga pagkaon, packaging. Yung tambag, kung saan ang pag-recycle, impiyuhan na to, kuhaon ang mga papel nga pumutos, niya, yan na yung mga basura nga ginama sa ubang materialis, bulagon kini, for example, kaning ingon ani o, nanay sumbri, naam niya siya plastic, kuhaon niya mo ang plastic, ayaw gihapil niya, kanin siya, papel, iipon niya mo, ihapning. Okay? Ang bildo, ma-recycle niya siya. Tinaw nga bildo, kama niya siya. Amber, kaning brown, amber nga glass. Niya clear nga glass. Kaning green. Mabildo mo niya siya dito sa processing. Gitawag nag-gallets. So, ang mga ilim nun nga makahubog mga supplings, mo niya siya. Tabunon, brown, sama sa mabutili sa beer o tambal. Niya, red horse beer, ingani man na siya. Amber glass man na. Dunhaw, green ng mga botilya, na botilya sa pagkaon sa sagos sa pagluto, na buak ng mga bildo o botilya, ayaw iapil ang botilya nga doon ay makahilo, ilig yung kemikal, pananglitan, ng mga tayudan, ng mga fertilizers, ng mga isulod, kung mga ano yung mga bildo. Likayig yun na, kay Kuyaw. Kanya, residual cord, kanya mga red wine ng botilya, na po yung mga ceramics, even mga ovenware. Yung dildo, no? Lagi punta sa dildo ron. Usahon siya pag-recycle. Ang mga colored, pinaagi sa ilahang color, bagwagon. Ang tanga ang mga tatak o mga packaging material, kung ano rin, mga labels din, he. Ang tanga ang mga tabon, mga caps. Niya, kuhay o sulot, ugasi o imong paugohon. Mga ma-recycle nga puthaw, ni lata, aluminum, string nga ginama sa aluminum. Ang mahal din ang aluminum. Nga iron alloys, puthaw, stainless steel. Kani ko mga kaldero o mga kaha o takot o mga sin. Katong bagyo o death diri sa amo sa Cebu, ubay-ubay gito ang mga sin nga mga punta sa laing mga balay. So, naglalain na pong color sila mga atop after sa Odette. Ilalain mong balay ang gigikan na panapoy mo kuha. Mahal na siya. Mapusla na siya. Residual. Mga lata nga doon ay use, no? Nga mga lata nga gigikan sa pintal or even pesticide or chemical. Yung mga lata sa aerosols ng mga nice more spray. Niya, saan pag-recycle? Gasan di hapon ng lata. Niya, kuhaon ng mga salin-salin. Niya, ayaw yun ang isagol sa mga umang sudanan. Ay makahilo na kemikal ang sulod ana. May peligro sa atong lawas. Mangitag paagi o programa nga masulod na siya sa drop-off sa electronics o gamit nga di kuryente. Electronic waste. Pwede ka mautana sa mga junk shops kung saan na. Dili o dinan yung mga klase sa basura o mga dinago. Ang itawag ana sa balaod, bulk waste. No, bulk waste.
kinala bulago nga po tayo na sa pagbulag kay dagkuman nya apil ang makahilog niya pong chemical ang makadao sa itinayahan niya imong dalhon sa redemption centers or mga trade-in programs. For example, bakterya o pailis ng bakterya, pwede mo ibili na nimo kaysa na nimo gamit anak kay ilam na sudan o kag-una po. Okay, mga peligroso nga basura, electronic waste, mga bakterya, nga katong mga gagmay o dagko, mga pintura, insecticide, mga use, sirens, no? Tumari sa mga peligro ng mga basura. Peligroso. Ya, yeah, na po yung mga dili ordinary ng klase basura, healthcare waste. Make no mistake, ang kani atong gisigutan, Republic Act 9003, pero katong mga naum-naum na mga basura nga yung substance, harmful substances, ato na dito sa Republic Act 6969. Dito na isigutan. Pero dili, nilang healthcare waste nga nasulog, namugna rapod sa municipal waste. No? For example, face mask, sumod kayo na atay COVID, mga tissue, mga expired na tambal. So ang pag-decontaminate sa face mask, panalita ang karun. Ato na ako nung ibutang sa bleach solution, sa kakutsara sa usaka litro tunga na tubig, niya, atong i-spray sa mga tissue. Niya, ibutang sa lahi na putos, basurahan, aron ilabas. So before na ito din na ilabas sa basurahan, ato sana siyang sprayhan o bleach solution, usaka kutsara, 1:1.5 liter na tubig. Dili ordinaryo nga klase sa basura, dinaghan o binutong nga basura gamit sa balay, appliance ng mga gamit, no? Kamtangan, dagkong mga butang, nangita sa basura, sa bisikleta, for example, o mga sanga sa kahoy. Ano yung sanga sa kahoy? May mga siyang mapuslan. So, minusi, gamita, pag-usab, o i-recycle ang at mga materialis na nagamit na. Palit lang sa mga butang ang gikinahanglan. Yan, gamita pag-usap. Kung kuan, kung palit ka o ng mga tuyo or patis, itong dinagko na niya, tubla na niyo balik. Yan, i-recycle ang blend na inon ng basura, makatabang na sa recycle sa mga materialis. Malikayan. Sako kayo nga sayo eh mga buhato kani ato mga mineral water bottles mo na siya mahibalik. I think this the last sa slide andam tanga mo tubag sa putano. Daghang salamat. Back to you, Miss. Thank you again, Sir Noel. That guide will definitely be useful sa ating mga LGU community and barangay leaders at syempre sa ating mga kasang buhay ng kalihan. It is indeed very important that we have guidelines when it comes to proper solid waste management. It makes raising awareness within the community faster and more efficient. Also, nowadays, there's a lot of new information and new discoveries when it comes to solid waste management. So it is really useful to have an updated and standard guideline like Nagbalon mo IV.
Hmm? Tapos 3 sa gabi eh. Kadlawan? Hmm. Ah, kadlawan. Siya diri. Sugot ka. Nagit siya ko ya. Uy, dalaon na to ng mga bata karong kuan. Pasko. Gali ko, nakabalo pa lang ko sa inyong plano. Ay, dili lagi kayo naghatod ko og letter sa kuan. Maghunong-hunong niya. Madtog munisipyo, dalaon, pintahin ako. Dinyo sila sa kuan. Aluin ang kukubya. Sila ma.